Ang nakakapangilabot na kwento ng magkapatid patungkol sa pamamaslang sa magwad siblings at ang pinaghihinalaan ng karumal-dumal na pamamaslang ay isang helper na naligo pa raw pagkatapos ng krimen. Yan ang pag-uusapan natin sa ating channel. Kaya't kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? Tara na! Sa likod ng mga ngiti ni Grizel at ni JP na kapwa magkapatid sa larawan na ito ay maiahalin tulad ito sa masayang pamilya. At hindi mo akalain na hindi mo na masisilayan ang kanilang mga munting mga ngiti matapos kumalat at mag-viral ang kanilang sensitibong kaso sa social media dahil sa pamamaslang sa kanilang dalawa. Agad na pumukaw ng mga atensyon sa mga tao ang kanilang pamamahalam nang wala man lang hustisya. Natagpuan sila nang wala ng buhay sa bahay nila sa Barangay Baguntapay sa North Cotabato noong December 10 sa ganap na alas 2 ng hapon. Maging ang mga polis ay palaisipan sa kanila kung paano nangyari ang karumal-dumal na krimen sa kanilang dalawa hanggang may makita silang survivor na nagngangalang Janice aka Christine. Si Christine ay isang ampon at nagsilbing helper sa pamilya Magwad at nagsimulang tumira ito noon sa Magwad family noong July 2021. Bagamat wala pang malinaw na suspetsa ang mga pulis sa gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang sa magkapatid na pagkasunduan na magbigay ng 500,000 pesos sa makapagtuturo kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang sa magkapatid. Ngunit sa mundo ng social media, pinaghihinalaan si Christine na siya ang responsable sa pagkamatay ng Magwad siblings. Pero ang tanong, bakit siya itinuturo ng mga netizens na pumaslang sa magkapatid? Ayon kasi sa Facebook post, nagpalit daw ito ng pangalan na JP at nagpost na tabangi ko na ang ibig sabihin ay tulungan niyo ko. At sumunod na post, guys, tulungan niyo ko dito sa bahay. Ayoko pang mamatay. Nasa kwarto ako nagtatago. Please, tulong. Iilan lamang yan sa mga post na galing di umano kay Christine at siya ang nagpalit sa pangalan. At nang makarating ang impormasyon sa mga parents ni JP at Grizel, nadatnan nila ang isang survivor na si Janice aka Christine na siyang pinaghihinalaan ng mga netizens. At sabi niya sa pamilya, may pumasok daw na tatlong lalaki para magnakaw sa kanilang bahay. At ang lumalabas ay una raw pinaslang ang lalaki kaysa sa babae. Pero nakita ng mga pulis na ang babae ay naninigas na at nilalanggam. Isa itong sinyalis na nauna ang babae sa pamamaslang. At napansin din ng mga otoridad ng lalaki na si JP ay malambot pa. Sinyalis na kapapaslang lang ito, taliwas sa mga pahayag ni Christine. Madami ang naglipana, mga amateur investigations at mga espekulasyon patungkol sa pagkakamatay ng dalawang magkapatid. At sa ating pananaliksik, may nabasa tayong Facebook post na nalalapit na pwedeng maging susi sa investigasyon. At ang nakasulat, bakit ka naligo pag uwi ng ama sa mga biktima? Natagpuan nito si Christine, nakakatapos lang maligo. Kung ikaw po ay naka-witness sa isang brutal na pagpatay, at ang mga katawan nila ay nasa loob pa ng inyong tahanan, makakaligo ka pa ba? Pangalawa, ang mga ginamit sa pagpatay, katulad ng martilyo at baseball bat, ay tanging pamilya lang ang nakakaalam kung saan ito nakatago. Sabi ni Christine, tatlong lalaking suspect ang pumasok sa kanilang tahanan. However, ang mga puwersa na ginamit sa pagpaslang sa katawan ng biktima ay hindi galing sa lalaki, kundi marahil ay galing sa babae. Sabi ni Christine, mas nauna daw patayin ang batang lalaki, subalit makikita sa katawan ng babae na mas nauna itong patayin dahil naninigas at nilalanggam na. Samantalang katawan ng batang lalaki, tila fresh pa ang mga dugo nito. At sabi ni Christine, nagtago raw siya sa isang kwarto, pero ang kwartong ito ay hindi na maitsura ng pinasok ng kanyang pamilya at mga pulis na tila pinasok din ito ng mga suspect. At paano raw mangyayari na hindi makikita si Christine dahil maliit lang ang kwarto at tatlo silang lalaki?
At 3 PM, nag-post daw si Christine na humihingi ng tulong. At sa pagkakataong iyon, walang bahid ng takot at pangamba si Christine. At pagkatapos ng post niya, agad tumawag ang nobyo ng biktima na babae kay Christine. Subalit hindi raw ito nagsasalita. At ayon sa nobyo ng biktima, tahimik lang ito. Gaya ng paligid na ang ibig sabihin ay nangyari na ang krimen. At nakakapagtaka nito, agad niyang binago ang pangalan niya pagkatapos ng post nito. At sabi pa ni Christine na magnanakaw daw ang mga pumasok na sospek. Pero walang kahit ano na wala sa bahay ng mga biktima. At ang panghuli, bago pa man ang mga pangyayari, nagsimula ng tawagin ni Christine na mama at papa ang mga magulang ng biktima. Na tila ba alam niya na pagkatapos ng araw na yon ay wala nang tatawag ng mama at papa sa kanila. Dito katubang. So paglibot ko, open ko sang door kay nagkuha ko sang polo. Then close man eh. Close ni siya. Open ko. Ana, adto ko diri. Kita na kun diri ara dira ang habol, kumot ni Buyboy. May sa tapad niya ang kutsilyo, ang stainless nga nautod ang handle. So nag-attempt ako magsulod. Tula ko ang main door nakalak. So pagkalak ko muna, dito na nagsinggit na ko nga si Buyboy ko wala na. Dalagan ko diri. Buyboy, Ate Gwen. Buyboy, Ate Gwen. Buyboy, Ate Gwen. Wala, balik naman ako. Buyboy, Ate Gwen, Buyboy, Ate Gwen, wala niya pun. So dalaga na pun ko dito. Singgit na pun ko, Buyboy, Ate Gwen, Buyboy, Ate Gwen, Janice, wala. So naka-close ni siya, amusin na. So gintry na ako to lock, open, wala nakalock. Atras ko, sipa, atras ko kay may bolo man. Then, gisilip na akong hinay. Wala tao. Diretso ko. Pag-abot ko diri, ma'am, sigit ko, Janice, din ka, this, ano si Buyboy, ano si Gwen? Pagkita ko din ang puno, dugo. Mandugo, may mga basag, buti, nagakalat-kalat, dugo. So, nag-action ko, ato diri. Pagkato na akong diri, nakita na akong dira si Gwen. Kasi Buyboy dito nakadapa. Ko Janice, diin ka! Janice! Saka pa siya nagsinggit. Hysterical. Dira si Gwen, ma'am. Dito ang ulo. May mga lumalabas din na reports na dahil daw sa selos, kaya't nangyari ang mga insidenteng ganito. Pero ang mga ebidensya ang magpapatunay sa mga kasong may kaakibat na pamamaslang. At maging hanggang sa ngayon ay humihingi ng hustisya ang Magwad family para mabigyan ng hustisya ang pamamaslang sa dalawang magkapatid. At ikaw na nanonood, ano ang iyong opinyon sa misteryosong pamamaslang sa magkapatid? I-comment mo na yan dito. Pero bago tayo matapos sa ating video, shoutout muna tayo sa ating masugid na tagapanood. At kung gusto mong mapabilang sa kanila, i-like lang ang video na to. Mag-message ka sa baba at syempre, huwag na huwag mong kakalimutan mag-subscribe para mapapanood mo yung pangalan mo sa susunod nating upload. Ano ba yan? Magkita-kita ulit tayo sa next video. Paalam!